Asian number one SM Radio Station. Anyos na tayo? 15 anyos na tayo? Dalaga na. Happy Friday! Hello! Happy Friday, Kabisho! At kapiling mo na naman si Cara Carinosa. At si Lloyd Cadena. At syempre dahil Friday ngayon, naka-costume kami. Oo nga. At para makita mo yan, i-download mo ang aming Love Radio PH app. Love Radio PH, search mo yan sa Google Play at sa App Store o sa aming live sa Facebook, Love Radio Manila. Ayun na nga, o diba, may pasabog na naman tayo ngayong 2018. Oo, actually, parang ayoko umupo kasi naipit yung tabako, so tatayo na lang ako, no? Sige, tayo ka na lang. Ayan, boy pindot, naka-adjust. Kaloka. Ayan. At dahil dyan, ito na ating kwento ni Lloyd ngayong gabi. Mm-hmm. Siyempre, mga costume natin, patungkol naman ito sa mga kwentong inihain natin. Oo. Ang kwento ito, ay sisimulan natin in 5, 4, 3, 2, 1. Sadyang may mga kwentong ordinaryo. Sadyang may mga kwentong pangkaraniwan. Ngunit ang ordinaryo, ang pangkaraniwan, ay nagiging makabuluhan kapag ito'y parte na ng kwento ni Cara at Lloyd. Cara at Lloyd. Kwento ni Cara at Lloyd kasama si Cara Carinosa na dagandagan ni Lloyd Cadena. Dear Ate Cara at Kuya Lloyd, ang kwento ko po ngayong gabi ay tungkol sa aming bridesmaid at groomsmen ng aking ate. Ako po si May at ang asawa ko po ngayon ay si John. Oh, malapit na ikasal! Malapit na ikasal! Asan na binghuli ang ano, bridesmaid? Ah, eto na ako! Eto na ako! Ang tagal mo naman. Sorry, nalita ko. Nasira kasing sapatos ko eh. Oh, sige, tara na. Oh, sige na. Eto na. Pasok ko na sa loob. Sige, tara. Go! Yan po ang una namin pagkikita ni John. Naglakad po kami sa altar na para kaming pag-asawa. Dahil sobrang gentleman po niya at sobra po siyang mag-arga. Actually, love at first sight po ito. Okay ka lang ba? Mukhang inuubo ka. Inuubo ko. Kasi nakasingot na naman ako ng yung ano? Pusa. Ah, may asthma ka. Hindi ko alam kung tawag dito. Basta, may ano, may ubo. Oo. Naku, alam mo, alagaan mo yung sarili mo. Itong gamot to para sa'yo. Sweet mo naman. Oo naman. Babayaran ko pa ba to? Ah, utang na lang yan. Utang pa, oh. Sige. Oh, sige. Maraming salamat, ha. Sige, see you, ah. Araw-araw po kami magkasama sa mga galaan, panonood ng MMFF, at kung saan pang mga Valentine's Day. Naging kami po ng February 6. At yun din po ang araw kung saan nagsimula po kayo sa radyo ni Cara. Kaya po ako napasulat dito dahil ibang klase po siyang magmahal. Todong-todo. Walang palya, hataw na hataw. Alam mo, simula na magkita tayo dun sa simbahan, hindi na nawala yung ano ko sa'yo eh, nararamdaman. Lagi kita naiisip. Bakit ganun? Ako habang tumatagal, parang lumala lang yung ubo ko. Dami yung pusa kasi. Ay, sorry naman. Mahilig kasi talaga ako sa pusa. Kaya mukha ka ng kutik eh. Sobra ka naman. Hayaan mo next time, dog naman. Ang cute-cute mo. Para ang... Ano? Si Kitty. Para ka namang si Doggy. Siguro magandang tawagan natin yun, no? Oo, oh, idol na idol mo talaga si Cara, no? Oo naman. Isa kang Darna dyan. Ha? Darna? Oo, di ba ginagawa ni Cara yun? Oo, sige nga. Darna! Galing mo talaga. Isa pa yung mas mataas. Huwag mo na nga kukutuin dyan, ikaw nga. Mas mataas pa. Darna! Galing naman. Inuuto mo na yata ako eh. Ikaw kasi naman. Kasi cute mo kasi pag sumisigaw ka, parang feeling ko tuloy. Ano? Alam mo? Alam mo, gusto ko sana manood ng movie sa MMFF. Sumahan mo naman ako.
Ano ba gusto mong panoorin? Gusto ko sana yung Revengers. Ikaw. So, kasi yung Ampanday. Ay, ano ba yan? Ganito di pwede yun. Maghiwalay tayo. Ah, sige. Tapos magkita na lang tayo pagkatapos. Sige. Oh, ang sweet mo. Sa pagkakataong po yun, Ate Cara at Ate Lloyd, akala ko po ay nanonood siya. Yun pala, ay may hinahanda siyang sorpresa. Surprise! Huh? Ang kinig mo naman. Ano to? Alam ko, kakaiba to. Kasi, di ba, sa kalimitan, lalaki talaga nagpo-propose. Pero, hayaan mo sanang gawin ko to sa'yo. Ano ba yan? Magpo-propose ka? Teka lang. Magpo-propose ka? Dog, yes! Wala yes! ka! Yes! Hindi pa ako nagtatanong eh. Ba't tapos na ako? Will you marry me? Yes, yes. Kinasal po kami agad-agad. Sa katunayan, iimbitahan po sana namin kayo sa kasal bilang host. Kaso hindi lang po namin kaya ang TF nyo. Ang laki po kasi. Pero Ate Cara at Ate Lloyd, nagpapasalamat po ako dahil gabi-gabi po kami nakikinig sa inyo. At kahit po imbento lang ang kwento nyo every Friday, ay napapaligaya niyo po kami. Maraming salamat mula po ang sulat na ito kay May at kay John. Oh! Nakakakilig! Ang cute naman ang love story nila, no? At saka yung talaga naisingit pa talaga yung pakikinig sa atin. Mm-hmm. Pero in mo yun, no? Nag-abay lang at nag-ano, diba? Nagkaroon na ng jowa at kinasal pa. Correct. Ano naman kayang inventong kwento ang next Friday, no? Oo nga eh. Anyways, magaganda naman yung mga inventong kwento natin. On the spot kwentuhan! Oh, nakakatuwa naman. Anyways, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutot sa amin. Sana enjoy nyo ang ating kwentong yaw-yaw with Cara at Lloyd tuwing Friday night. Mm-hmm. At alam nyo ba, live na live po kami ngayon sa Facebook, ha? So, kailangan ma-witness nyo po yung bonggang costume namin. Ayan, no? Ang dami na nagko-comment. Wow, maraming salamat sa mga Kabisyo nating palaging manonood sa amin every Friday. Trending kayo palagi sa Facebook. Oo nga. Naku, maraming salamat po. At dahil dyan, magkabalik po ang kwento ni Cara at Lloyd. Mamaya, let's talk about ex na. Ayan. So, kung meron po kayong mga ex naman na gusto niyong patawagan sa amin, ayan, pwedeng-pwede po yan itawag niyo lang sa amin. Hanggang alauna po tayo ng madaling araw magkakasama. Binabati ko muna si F.A., si Rafael, si Pauline, at ang sarili ko, binabati ko na din. Okay. Ganda ng barong mo, ha? Mukhang mamahalin yan, ha? Ano ka ba? On the spot ko dito binili. Ang taray ng barong, ha? Ito ako na tayo. Sige. Ano nangyari kasi? Sige. May kasal. Nung nakaraan. Tapos, ang alam kong costume, alam kong suot is black and tie. Ah. Ano yung black and tie? Hindi ko alam. Basta ano, black. Amerikana, tsaka may yun. Tie. Oo. Suit and tie. Suit and tie. Black and tie. Okay. Ang alam ko, suit and tie. May suit and tie naman ako sa bahay. So, confident ako. And then, pagbasa ko sa group chat namin, magkakaibigan, barong pala. Kaya? Sabi pa ng kaibigan ko, Chinese na collar chenilin daw na barong. Oo. Tapos pagpunta ko doon, nakaregular na barong nun, diba? Ikaw pala yung pinakabonggang barong. Mas bongga pa ako doon sa ikaasal. Loka ako. Charot lang. Oo. So binili ko to sa sa isang mall. 2 hours before the kasal. Tapos nakakaloka. Parang may tradisyon ata na pag wala pa lahat namang inimpitahan sa kasal, hindi pa bababa yung... Oo nga eh. Yung... Ito po kasi nangyari. Ganito yon. Alam niyo po yung bride, andun na sa kotse. Hinihintay na lang lahat. Sabi niya sa akin, si Lloyd andyan na ba? Sabi ko, wala pa nga eh. So, pumarada lahat ng abay. Yung brides na lang hinihintay. Wala pa si Lloyd. Pagbaba ng sasakyan ni Lloyd, doon nagbihis sa kalye, nagsuot ng barong. So, puti, bilisan mo na! Tapos, sakalang pumasok yung bride. Ayun. Oh, kasi naman,
understandable naman, taga-Parañaque ako, yung kasal, doon ang dulo pa ng Fairview, te. Far. Far view. Faloka. At na-inspire ako sa kasalang yun. Parang sabi ko, totoo alam talaga ganda, forever. No? May surprise pa dumating si ano, si Joey. Yung kumanta na Forevermore. Forevermore, di ba? Sobrang social. Correct. At talagang biglaan din yung pagbigay ni Kara ng regalo. Kaya wala dapat regalo to eh. Sabi ko, wala akong regalo. Eh, nahiya kasi laki ng regalo kong dala. Kaya nga, nakakaya naman sa regalo niya, pambongga. Diba? So, bumili si Kara ng kandila, yung tagtitres. Hoy! Dinalot pa! Hindi, nagtitres! Tatang na loob. Nagkandilang, tagtitres na nga lang. Ano to, November 1? Okay. Hindi kasi may scent yun. Para pa nag-honeymoon sila, maamoy nila. Ayun. Yun yun. Sige, pinapatay ko si Baby Ian de la Luna. Yung baby na yung pangalan niya talaga yun, hindi ko to baby. Okay. Binabati ko rin si Baby Pogi. Mm-hmm. Okay. Pulling Prasara, hello sa iyo, nakikinig sa atin ngayon. At dahil dyan, magbabalik po kami. Let's talk about X na mamaya, katumawag ka na sa amin. 8326171. Nakuha mo yun? Bilis nun? Oo. Ayan, at text line 0917-812-9163. Magbabalik po kami. Dito lang, sa 90.7 Love Radio. Always your number one FM radio station for 15 years. 15 anyo sa tayo. Balaga na! I know, right? 10:55. That's number one, SM Radio Station. Oh, sige, go. Ako muna mag ano, entertain. Loba pa ako, nakakaloka. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? Hi, guys! Picture daw. O, teka lang. Okay na? Okay. Okay na ba? Okay na. Salagyan ko na ang init ng bulol mo. Ha? Umaya na, te. Feeling ko mali itong ano ko. Paano po ba gawin to? Feeling ko pag pa-cross te eh. Pag ganun eh. Itong damit ko. Pero pwede na rin. Baka may malaglagan ako. Live pa naman kami, hindi ako pwede malaglagan dito. Bakit wala na yung pinaka-ano, te? Ang baba ginawa mo, pansay. Mamaya ka na magbubulala. Wala akong pang ganun, te. Saksakan. Oo. Hi, guys! Sana may internet, i-share ko tong ano live video natin. Kabugera, barong with pink headphones, go, 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 sabi kay Lloyd. Alalay sa dress. Oo nga eh, kinakabahan ako sa dress ko. Good luck na lang. Ayan. Okay, pasaksak na nga. Hirap pa lang kumilos pag naka-dress, no? Hirap na hirap ako. Ayan. Lahat kami kinakabahan, lagi ng duct. Yung totoo. Hindi naman ako siya doon kinakabahan. Huwag ko magkilala, Boy Pindot. Ayan. Okay na ba? Princess Cara. Hi, watching from Jordan. Hello po. Ano nga ba tayo? Sunday, watching here in Lebanon. Hello po. Gusto ko yung vlog mo drinking wine with your sister. I thank you, Pati CJ. Opo, may vlog po ako. Hanapin niyo po sa YouTube channel ko, Gandang Kara. Hi! Hi! Uy, may kasalanan ako sa'yo! Nakalimutan ko! Okay lang, okay lang. May okay na? Sabi ko, syempre nakalimutan ko, alam mo naman ako. Napapaiyak ko. Ayan, naka-live ka. Natatay daw po siya. Hello po. Share ko na muna tong video na to para maraming makapanood.
Anyways, yan, sa USA, mga nakikinig dyan at nanonood, hello po. Pag-greet naman po sa mama ko sa dagupan, ano te? O sige te, wait lang te. Share ko lang, pasok ka. Ito po si Almira, oh. Yan po yung lagi kong kasama sa video sa YouTube channel ko. May YouTube channel din po yan. Hanapin niyo po Almira Shield. Yan po yung may ibang color ng lipstick eh. Nakakatawa po yung mga, ano yan. Hmm? Hindi, si iba na si Boy Pindot ngayon. Ate, patek na te. Teka te, si, ano ko muna, ang tagal. Bago din lang ma-realize na lipstick na po. Hayaan mo na, pausapin mo sila. Best friend ko po yan, si Almira. Hello? Since college pa po. Hindi ko naman nag-college siya. Hoy, nag-college ako. Sa ano kami, sa Comarts kami sa ano, Philippine Women's University. Alam ko na, kalimutan mo na. Hindi. Watching from Jeddah, hello po. Hi kay Nixie. Uy. Ayan, wait lang ha. Uy, beautiful ka daw. Thank you po. Hi Almira. Oh, ba, may fans ka na. Pucha. Tara pala pag gabi lalaglag lang. Oo nga eh. Malapit na nga eh. Wala kasing pagkakapitan eh. Okay, ate, pakunikin muna lang ako sa wifi. Dali. Para masaya tayo dalawa. Dali. Buksan mo yung hotspot mo. Teka lang, bakit iba nilagay na title ni ano? Hindi may ganito, hindi ko alam to ha. Tinanggap ko ulit siya. Hindi ko to na ano ha, pansin. Hindi ko alam eh. Ano yun? Ay, nakalimutan! Nakalimutan kita! Nakalimutan mo? Ba't ako nandito, diba? Oo! Nanood ako, sorry! Sabi ko na. Wait! Goldfish ka na lang eh. 3 seconds lang memory mo eh. Teka lang! Oo nga pala. Texting mo ako. Oo nga pala pa-text. Teka lang. Wait lang. Share ko lang yung live. Bumati ka muna, te. Dito na pa ako sa Wawawi. Buisit. Ano ba ito? Mag-slow, te. Baka may makita silang di kaya-aya. Pero wala naman silang ano, makikita yung maay. Ano naman? Ano to? Konting-konting. Bati ka sa family mo daw. Uy! Hi, Boy Pindot. Hello sa ano? 1,000 live viewers natin ngayon ng bongga. Hello po. Nakasama na ba natin sa session niya si Boy Pindot? Hindi. Teka lang te, ah. Sige lang. Kung malapit ka na maging bold star, ang baba na nung ganito mag-i-enter. Ah, talaga ba? Okay. Para kasi ako ninang kapag ganito. So, tingin? Oh, ano? Alright. Oh, ate, ito na. At patek ano na? Ikaw na mag ano te? Malapit ka ba? Oo. Actually, gutom na nga ako eh. Ano nagyong gulmahintatribulal mo? Kung nakakainin mo na lang malaman. Mamaya na lang pagpatapos na kami te. Kailangan ng cellphone. Ang hirap mailagay ng corona na to. Ano? Cellphone ka lang? Hello po from Kuwait. Dream driver sa Jeddah. Hello po. Ano nga ba tayo? Ano nga ba tayo? Ate Almira, new lipstick daw, blue. May nag-comment. Ha? Wala na, ito na. Tea? O, Tepa, ano ba itong cellphone, ha? Sige. Pumapatay nyo. Ako naman, si Cara Cariñosa. Bagay ba kami? Ay, nako! Pag-programa na lang kayo! Let's talk about X. Let's talk about X. Let's talk about X. Kasama si Cara Cariñosa. Kalong-kalong si Lloyd Cadena. Nagbabalik po ang Car Lloyd. Let's talk about X na po. Ayan. Kaya naman tumawag ka na sa amin. Tawag-tawag na 832-6171.
o mag-text sa aming text line 0917-812-9163. At nakikinig ngayon sa atin si Nick C. Ayan, Dr. John Seneca nakikinig din. Hello po sa lahat ng mga kasama nyo dyan at sa lahat ng mga nasa biyahe sa mga oras na ito at naka-tune in. Ayan. Yo! Live po kami ngayon sa Facebook ha. Kung gusto nyo kami makita ko anong costume namin na bongga ngayon, nanapin nyo lang po ang Love Radio Manila. Tama. Ayan. Anyways, ito, maghanap na po tayo ng ating tatawagang ex. Ayan. Meron dito ang humihingi lang ng advice. Ang haba ah. Sabi dito, hihingi lang po ako ng advice. Bakit po kaya ganun? Magte-10 years na kaming kasal ng asawa ko. Pero sa loob ng 10 years, siguro 3 years yung naramdaman kong mahal ako ng asawa ko. Tatlo po ang anak namin pero hindi ko pa rin maramdaman na minahal niya ako kasi mas gusto niya iba ang kasama niya. Pero yung mga tropa. Pero pag ako yung sasama sa kanya, ayaw niya. Pagalit siya sa akin, lagi niyang sinasabing wala akong kwenta sa kanya. Kahit anong sabihin, binabaliwala niya. Mukha akong tanga simula noon hanggang ngayon pero parang ganun pa rin ang pakiramdam ko sa kanya. Tapos konting away, gusto lagi niyang layasan kami ng mga bata. Alam niyo po, nagsisisi ako kasi siya ang pinili kong mahalin. Hirap na po ako sa ugali niya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nagsasawa na po ako sa ganitong sitwasyon pero natatakot naman po ako na maghiwalay kami. Parang hindi ko po kaya dahil sa tatlong anak namin. Mm-hmm. Nako, mahirap yung ganyan. Alam mo, sabi mo nga parang laging walang gana sa iyong asawa mo, mainit ang ulo. Alam mo, may dahilan lagi yan. Hindi naman susulpot ang ganyang eksena sa isang mag-asawa kung walang pinag-ugatan. Maaring nagkaroon kayo ng issue or nagkaroon kayo ng matinding away tapos din na napag-usapan hanggang sa lumago ng lumago. Or wala na kayong attachment sa isa't isa bilang mag-asawa. Ang pinaka-importante bago ka mag-desisyon kung talagang ayaw mo na ba o kung ano ba ang gagawin mo, ay pag-usapan nyo yan ng maayos at malumanay. Kasi kapag nag-usap kayo, doon nyo malalaman kung ano ang solo-obin. Solo-obin ng bawat isa. At talagang meron kayong mako-conclude. Kasi ang hirap kasi na iniisip mo lang yung side mo. Tama. Mas maganda kasi meron kayong salitaan. So may yung salitaan. Bago tayo parang ngayon. Parang nagunawika. May dialogo kayong dalawa. True. Kasi importante na nakakaintindihan kayo. Hindi lang yung naiintindihan mo lang yung side mo te. Kaloka ka te. Oo. Tsaka huwag ka magbase lang sa kilos niya. Kasi malay mo, may dinaramdam pala siya or may gusto siyang sabihin sa'yo na matagal ng panahon na hindi nyo lang napapag-usapan kasi hindi nga kayo close sa isa't isa. Oo. At saka malay mo, iniisip niya, ay, parang wala namang ano sa kanya to, wala namang siya pakialam dito. Oo, parang wala namang din kwenta tong relasyon namin ngayon eh. Ikaw ang mag-insist na mag-usap kayo. Yung hindi kayo parehong bad trip ha, kasi kapag nag-uusap na maayos ang dalawang tao ng pareho silang malumanay and walang galit, mas napapag-usapan ng mga bagay, mas madaling ilabas. Diba? True labels, diba? Ayan. At dahil dyan, tumawag ka pa din sa amin 832-6171 o mag-text sa aming text line na 0917-812-9163. Kung meron po kayong mga ex na gusto niyong patawagan sa amin, gusto niyong mag-usap kayo para sa closure o kaya naman magkabalikan kayo kung ano man yan, di ba? Live na live kami ngayon, di ba? Bongga na. Huh? Tama. Ito sabi dito, hi Ate Kart, Ate Lloyd. Good evening po. Ganda po ng costume ninyo. Bagay po kay Kara yung nakatakip po yung braso. Sinabi ba talaga yan? Sinabi te, ito oh. Sinabi. Oh. Bagay na bagay doon sa nakatakip yung braso. Dahil ba, mabraso ka? Yan tayo, ba't kayo ganyan? Actually, pang pambalikat yan eh. Oo nga eh. Binabalang ni Kara sa braso. Matalino talaga. Siyempre, para matakpan ng mga taba. O, ito sabi dito, hi Ate Kara at Ate Lloyd. Tawagan niyo po ako dahil may isi-share po ako tungkol sa aking ex. Pati na rin ang ex ng kapatid ko. Mukhang nagkapalitan sila ng Naku, kakaiba na namang kwento ito ha, ex ng kapatid. Saan sagutin niya? Oo nga. Ayan. Yan, nagiring na. Pero walang pagsagot. Medyo matagal ang pagsagot niya. Ano kayang ginagawa niya sa mga oras na ito? Ayun na. Hello? Hello? Opo. Hi, good evening! Good evening po. Gusto mo yung nag-burp ako? Hindi ko narinig naman. Okay lang yun. Okay. Good evening! Hi, anong pangalan ulit ni Kuya? Good
Cel. Ha? Del. Cel? Rodel. Rodel. Okay. Rodel, taga saan si Rodel? Ha? Taga saan ka? Marikina. Okay, sige. Rodel, kwentuhan mo naman kami. Ano ba ang nangyayari? Kasi. Tapos okay lang ba kung pakilakasan yung boses? Yung ex ko, pati yung ex ng kapatid. Oh, Rodel, isa pang ano, pakilakasan po ang boses. Yung ex ng kapatid ko, pati ex ko, naging sila. Yung ex ng kapatid mo at saka ex mo, naging sila. Opo. Okay. Tapos? Tapos? Yun lang daw. Tapos na? Mm-mm. Ganun na lang yun? Tapos yun na po yun. Yun na yun. Nakikipagbalikan na ulit sa akin. Yung ex mo? Opo. Okay. O tapos, bakit nakikipagbalikan sa'yo? Wala na ba sila? Opo. O yun naman pala, wala na sila eh. Di, may chance ba sa'yo? Yung totoo. Bye. Hay nako, ano ba yan? Yaw-yaw. Hindi ko kinakaya pag yaw-yaw. Huwag po kayo mag-yaw-yaw ngayon. Sayang po kasi. Diba? Ang ganda ni Ate Kara at Ate Lloyd ngayon. Uy, lalaking-lalaki si Lloyd ngayon. Oh. Pakitawagan naman po itong number na ito. Pakitanong naman po kung mahal niya pa ba ako. Sila po ito, girlfriend niya. Tagal niya na po kasing dinasagot sa mga tawag ko. Okay. Abay. Tawagan mo na si Sheila, di ba? Sige. Tawagan na yan. Ang lalim ang boses ko ngayon. Oh. Oo nga, lalaking lalaki ka kasi. Kasi, abaro, lately kasi. Akabaro nga ako eh. Oo eh. Tsaka pause kasi ako. Okay. Kaya ano, alam mo na. Walang matigis na boses. Taray. Okay, fine. Ganda na corona mo ha. May ginang palang. Diba? Princess Cara ano pa lang, may ano, may corona pala. Ano ba ito? Prinsesa ba ito? Prinsipe, ano ba? Prinsesa na. Okay sa gala. Parang may makuha ka na. Parang pula, ano ito? Flores de Mayo ito kaya. Flores de Mayo. Yung totoo. Reyna Elena. Hi. Ito sabi dito, hi Ate Cara at Ate Lloyd. Good evening po at hello po sa inyong tandem. Sana po ay matawagan niyo ako. Share ko lang po dahil hirap na po ako mabuhay dito sa mundong ito. Grabe ang naman. Lupit-lupit po kasi. Okay. Aha, mukhang... Mukhang may pinagdadaanan na matindi. May dinaramdam ang ating inkabisyon ito. Tawagan na yan. Oh, hello sa 1,200 live viewers natin ngayon. Hello po sa wow, Facebook. 1.5 na. Ayan. Thank you. Thank you, thank you. Ayan. Hello? Hello po, good evening. Hi, good evening. Anong pangalan mo? Kevin po. Ha? Kevin po. Kevin, Kevin. Oh, sige. Kevin, anong kwento mo? May gusto lang po sana ang tanong, bakit ang hirap-hirap po mabuhay dito sa mundo? Oh, naku, may mukhang matinding pinagdadaanan ka, Kevin. Ilan taon na ba si Kevin? 22. Bata ka pa. May work ka na ba or nag-aaral ka pa? Tapos na po. Okay, anong course mo? Architect. Okay. Ah, Kevin, bakit mo nasabi ang hirap-hirap mabuhay? Ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Kasi po lahat po nang gugustuhin kong tao, hindi po ako gusto eh. Parang wala po talaga akong mag-gusto. Yung lahat ng gustuin ko, wala po. Hindi ka pa ba nagkakaroon ng jowa? Eh, hindi pa po. Never pa po. Mm-hmm. Matanong ko lang din, Kevin, oh. Sino ba ang mga nagugustuhan mo? Nagsasabi ka ba sa kanila na gusto mo sila? Opo. O hanggang tingin lang? Nagsasabi ko po, kaso lang, parang... Kasi po, yung gugustuhin ko po, pareho ko lang din po. Pareho mong, what do you mean pareho? Lalaki din, ganon? Opo. Okay. So parang hindi pa nagkakaroon ng chance na mahalin ka din ng mga minamahal mo? Opo. Ilang beses na ba? Siguro mga 5 na po, na sobrang iniyakan ko po.
Alam mo kasi, Kevin, una sa lahat, bata ka pa, 22 ka pa lang, di ba? You have a long way to go. Pangalawa, maaring lahat ng mga minamahal mo ay hindi talaga para sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng gugustuhin natin ay gugustuhin din tayo. Nagkataon lang na mas marami sa'yo ilang beses na kasing nangyari. Diba? At pangatlo naman, dun sa tunong mo bakit ang hirap mabuhay, alam mo Kevin, hindi lang naman love life ang pwedeng makapagpasaya sa mundong ito. Maraming bagay na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Ang pamilya mo, yung hobby mo, yung trabaho mo, o kaya kung ano man yung bagay na makakapagpasaya sa'yo, kung hindi mo pa yun na-find out ngayon, malay mo soon, mahanap mo din yun, kung ano man yun. Ito po kasi yung huli, yung huli ko pong ginusto, nag-effort po ako sa kanya. Yung galit na galit po siya sa akin hanggang ngayon, hindi ko tumaintindihan kung bakit. Well, actually, Kevin, hindi rin namin alam. So, eto na lang. Oo, sige. Kuminsan kasi po, pinablock po niya ako sa Facebook lagi po. Mm-hmm. Lahat ng account ko na ginagawa para lang machatcha, binablock niya po. Tapos, minumura po niya ako. Okay, dun pa lang sa paglayo niya sa'yo at minumura ka niya, you don't deserve a guy like that. Kevin, as far as I know, you are worth fighting for, worth loving for. So Kevin, darating sa punto mo talaga na yung mga gusto mo, hindi kayo magkakatuluyan, kasi ganun talaga. At saka lalo na sa mga bakla, kasi talaga tin. Bakit sobrang unfair? Hindi naman unfair, alam mo ganito yun. Sadyang hindi pa dumarating ang tamang tao para sa'yo. Nung bata ako, ganyan din ako eh. Sabi ko, ba't lahat na nagugustuhan ko parang hindi kami nag-aatuloy, niloko ko, umiyak ako palagi. Pero na-realize ko na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Dahilan, tama. At nalaman mo yan kapag nakalagpas ka na sa stage na yan. Mm-mm. Yung lungkot mo ngayon, alam mo, malungkot talaga yan. As in, down na down ka talaga niya. As in, dumating din ako sa puntong ganyan. Pero alam mo, makakalagpas ka din dyan. At kung kailan yon, ikaw lang ang makakaalam at makakatulong sa sarili mo. Tandaan mo, Kevin, na kung nasasaktan ka at paulit-ulit kang nasasaktan dahil sa isang dahilan, dapat gumawa ka lang ng paraan para makaalis ka sa dahilan na yon at para hindi ka na malungkot. Kung nagbibigay sa'yo ng kalungkutan ay yung mga taong nananakit sa'yo at pinapaasa ka lang, siguro panahon na, Kevin, para magpahinga ka muna. Kasi ang problema sa atin paminsan, kapag hindi nag-work ang isang relationship, pasok agad sa bago. Kaya nasasaktan ka kasi hindi ka nagpapahinga. So Kevin, ngayon, ang kailangan mo ngayon, magpahinga ka, give your heart a break, and then mag-reflect ka sa buhay. Ang mundo hindi lang umiikot sa love life yan. Yun. Pwede kang... Pero taon na rin po kasi yung nangyayari na ganito, hindi ko pa rin po siya nakalimutan. Yun nga, Kevin eh. Kasi nag-i-stick ka doon sa taong yun. Ang kailangan mo ngayon, i-release mo yung galit mo, yung disappointment mo, at tanggapin mo talaga na hanggang dyan na lang. Kasi kung kumakapit ka pa din sa kanya, chat mo pa din, gumagawa ka ng bagong account para ma-chat siya, hindi ka talaga makaka-move on kasi nakakapit ka pa din sa kanya. Para kang virus. Diba? So ngayon, Kevin, masakit man ang nararamdaman mo ngayon, hindi agad matatapos yung sakit na yan. Diba? Pero sana may matutunan ka. Kung paulit-ulit kang sasaktan, matauhan ka na. Diba? Lagi ko naman po yung sinasabi ko sa sarili ko na ayaw ko na, tama na. Pero maulit-ulit lang din ulit. Kasi sinasabi mo lang, hindi mo siya sa puso at isinasaisip. Diba? Kung minsan kasi sabihin mo lang, magda-diet na ako. Pero hindi mo naman pinapractice. So, paano ka papayat? At saka hindi mo iniisip kung ano yung magiging positive benefit nito pag ginawa mo itong bagay na ito, yung pag-move on dun sa iniiyakan mo.
Di ba, 1 year na, te. Gising na, 2018 na, te. Tsaka alam mo, Kevin, bata ka pa, ano yung pagdadaanan after nitong pain na to, itong nararamdaman mong to? Malay mo, may maganda palang kapalit. Parang yung sinabi nga ni Lloyd kanina, di ba? Sabi niya, pinagdaanan ko din yan dati. Pero tingnan mo naman, after nung sakit na nangyari sa kanya, nakagawa siya ng libro at tuloy-tuloy pa, ang dami pa niyang na-achieve. Malay mo, ikaw, may mga ma-achieve ka din, hindi nga lang sa love life sa ngayon. Diba? Baka hindi pa ito ang right time para mag-love life ka sa ngayon. Baka kailangan sa ibang bagay ka muna mag-focus at hanapin mo yung happiness mo na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Gaya ng ano bang hilig mong gawin? Magluto ba? Mag-basketball ba? Kung ano man yan. Ayun. O baka mamaya makakompose ka ng magandang kanta. Hindi mo masasabi yun pala ang talent mo. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, Kevin. Ikaw at saka lang mo, Kevin, na maraming mga sikat na tao na sumikat at na-inspire sa buhay dahil sa mga... Nasaktan, no? Sa mga sakit na naramdaman nila, di ba? True. Kaya... Ang hirap po niya kalimutan. Yun nga eh. Don't let sadness fill your wholeness as a person. Huwag mong hayaan yung kalungkutan na balutin ang buong pagkatao mo. Tumakas ka sa kalungkutan na yan. Mm-hmm. Diba? Ikaw ang gagawa ng way para makaalis dyan. Oo. Tutulungan mo sarili mo, be strong. At nag-uumpisa yan sa mga sinasabi mo. Dapat huwag mong sabihin na miss ko na siya. Siya pa rin eh. Siya pa din eh. Diba? Labanan mo. Labanan mo. At tanggapin mo ang katotohanan na wala na. Kasi lagi kong sinusisi yung sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Nagkulang ba ako sa determination? Eh mo, hindi. Kung sadyang hindi talaga... Malayano na ako sa kanya. Kung sadyang hindi talaga para sa'yo ang taong yan, kahit anong gawin mong effort, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo eh. Hindi kanya gusto eh. Anong gagawin natin, di ba? So, magpahinga ka na lang muna sa ngayon, Kevin, and hanap ka ng mga pagkakaabalahan na pwedeng makatulong sa'yo at magbigay ng happiness sa'yo sa buhay mo. Saka, wag ka masyadong ano, wag ka masyadong ma-depress. Kaya mo yan. Kung kaya nila, kaya mo din. Masakit lang talaga yan. Hanap ka ng mga ways outlet. Yan ang kailangan mo sa ngayon, Kevin, outlet. Lumabas ka with your friends, with your family, manood ka ng sa internet, manood ka sa YouTube. Ganyan. Sa YouTube po ako yung mga malulungkot. Ay, wag ka mo yung malulungkot. Dapat yung mga funny. Ay, ka ba naman? Hindi yan makakatulong sa'yo. Di lalo ka lang iiyak ng iiyak. Paano mo na ano yan? Manood ka ng gandang kara. Yan. Yung picture po niya, yung picture po niya nandito pa rin sa cellphone ko. Oo, oh, diba? Paano matutulungan ng sarili mo kung ikaw mismo, eh dinidiino pa rin sa sarili mo na siya pa rin. I-block mo, kalimutan mo lahat. Start over. Diba? Kasi po yung mga picture niya nandito sa cellphone ko, lagi ko pang sinasabi na yun na lang po yung alaala ko sa kanya. Ay, hindi mo talaga siya makakalimutan sa ginagawa mo. Tingin ka pa ng tingin. Mamimiss mo yun every day, every night, pag wala ka pang katabi. Gusto mo kayakap yung picture niya, oh. Diba? Tapos po, may usapan kami noon na sabi niya, isa friend daw niya ako sa Facebook after 1 month na hindi ako manggugulo sa kanya. Hindi ko siya gugulo. At naniwala ka? Opo, ginawa ko po. Tapos oh, after 1 month, nag-chat po ako. Bakit sabi ko? Bakit? Kasi March 20 po yun. Mm. Nung after March 20 po, hindi po niya ako in-accept. Kaya nag-chat po ako. Tapos sabi niya, dapat ako. Siya daw po yung unang nag-chat. Kaya nagkamali daw po ako. Kaya hindi na niya talaga i-unlock yung mga... Ano ba yan? Tingnan mo nga, Kevin, sa mga ganyang simpleng pagkakamali. Kung mahal ka ng tao, hindi ka gaganyanin. Ano ba? Diba? Open your mind. Hindi ganyan ang totoong pagmamahal. Hindi kanyang papahirapan ng ganyan. Kung mahal ka niyan. Kaya ikaw, mahalin muna ang sarili mo sa ngayon. Tigilan mo na siya. Huwag mo na siyang kausapin pa.